narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit at talagang napaka-latest na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, pangit daw talagang ugali na ipinakita ni Ate Erica pati na rin ang kanyang ate na si Sheila Mae. Sabi pa nga ni Kalingap Val ay magaspang daw ang uri ng ganong ugali na dapat hindi tinataglay ng mga apo dahil lalo na ang kanilang lolo at lola ang nagpalaki at nag-aruga sa kanila. Kaya nga daw kung sino nga daw dapat ang una nilang pasasalamatan at gigantihan ng mabuting loob, ito daw ang kanilang lolo at lola. Dahil ito daw ang mga tao na nag-aruga sa kanila. Saka kay Owen, ngayon wala na. Wala na. Si Kalingap Prabha, di na kayo binablog? Ay, di na. Si Ruel, yun, di wala na rin si Ruel na nag-vlog? Wala na din po. Ah, okay. Tapos alam natin yung totohanan, yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang, ano, dadali. Mahirap. Mahirap man yun. So, mula na rin po sa kanila. Kung sila, kung sino po itong dalawang ito, na apo nila po na, sabi nga ni tatay, ano, ng ugali. Tawag yun ni ano, no? Magaspang ang ugali. Maganda yung gano'n, pangit dyan. Dapat yung utang na loob, tsaka ano, bumahal sa lulo't lolay na doon dapat. Ano kung wala ng pera tay, babalik dito? Ay, nila nga, hindi ko natanggapin dito. Kasi anong kailan pa. Tulad ng ayaw ko na. Pag sinabi ko. Malalim yung ano mo, sugat. Pag sinabi ko na dito. Sabi pa ng lolo ni Ate Erica ay ayaw na ayaw niya daw at hindi daw pwede sa kanyang ugali ni Ate Erica pati na rin ang kanyang ate na si Sheila Mae. Talagang ayaw niya daw na lalapas tanganin daw nila ang nagpalaki sa kanila at talaga namang umaruga ng ilang taon. Lolo at lola daw kasi nila ang talagang nagpalaki sa kanila, nagpaaral at naghatid sundo daw sa kanila sa school kahit na naulan. Kaya talagang hindi pwede sa kanilang lolo na porket nagkapera lang sa sila ay lalapas tanganin na nila ito. Wala nga daw siyang pakis sa pera nila Ate Erica, ngunit ang sa kanya lang ay ang ugali talaga ang dapat nilang ayusin sapagkat dapat hindi nila ginaganon tratuhin ang mga taong nagpalaki at nag-aruga sa kanila ng maayos ng bata pa sila. Yes, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung mga dahilan. Salamat po para yeah, mutay at ano? Nalaman ninyo para para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Hmm. Alam din po ninyo. Sakali tayo na pumunta sa akin sila sila mi at magpa-vlog din at sumagot. Po. Ay, hindi po yung sasagot sa amin. Yung magpaliwanag din sa akin. Ay, bahala po sila magpaliwanag nila. Bahala po kayo. Basta huwag lang magsinungaling. Hmm, yung totoo lang. Yung totoo lang. No, di ba? Yung totoo lang. Yung totoo lang gawin nila. Pero pag... Si Lolo na nga niya pinaharap kasi hindi sila makaharap sa kalasay sila. Wala silang pagkakaharap. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila eh. Hmm. So... Yan po ha, mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan, mula kina Lolo. Kwento pa nga ng lolo ni Ate Erica ay talagang lalo pang sumama ang kanyang loob sapagkat nung nasa ospital daw sila nung bagong taon dahil may sakit niya ang kanilang lola, ay pagdating nila sa bahay at pagka-uwi nila ay wala na daw tao sa kanilang bahay at parang napakadilim na. Talagang hindi daw nagpaalam si Ate Erica pati na rin ang ate niya na si Sheila Mae na alis na o bubukod na sila sa bago nilang bahay. Wala talaga silang paalam o pasabi sa mga tao na nag-araga sa kanila at kumupkup sa kanila ng ilang taon. Kaya naman napakalaki nga ng galit ng lolo nila sa kanilang dalawa dahil nagawa daw nilang lapastanganin ng mga tao na nag-alaga sa kanila at nag-aruga. Patot pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila eh. So,
Yan po ha, mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kina Lulo at tita niya po, mga kalinga. So, paliwanag po sa atin na bakit po binawi ni June 8 yung pera po sana pampabahay po nila. Gusto nila yung masulo. Sila ang mga budget. Tapos meron pa mga paninira na nalaman din po natin. Eh, alam mo mga kalinga, bilang isang charity vlogger po, eh, ang pagtulong po ay estimado po tayo. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Hindi tayo ganun mga kalinga. Salamat po sa ating lahat. Taas! Masalang bigas, isang ulang. Bigas. Kwento pa ng lolo ni Ate Erica ay hindi daw totoo talaga na nakakatanggap pa sila ng sustento galing kay Ate Erica. Dahil ang huli nga daw nilang natatanggap ng mga pera ay nung binavlog pa sila ni Kalinga Prab at ni Kalinga Proel. Ngunit ngayon ay mali daw talaga ang pinapakalat nila na nagsusustento pa din daw si Ate Erica at ang kanyang kapatid o ate na si Sheila Ming. Kaya nga daw masamanin daw ang loob ng pamilya nila kay Ate Erica dahil gagawa nilang magsinungaling para maging maganda ang image nila sa mga tao. Nag-aambog sila. Pagka ako'y tayo ay ano, maging mga project ng bahay kung sakali matapos na, huwag lang ba na ako lang magpagawa ng bahay mo kung sakali? Ay, bahala po kayo. Ako naman may sariling karpintero kung ano, maayos yung bahay ninyo ano. Ha? Salamat. Ote, paano ano mo? Ay, sige na. Salamat po, salamat po. Ote, sige na. Eh, handlo kasi sila. Eh, ano ba kailangan mo sa kanila? Bago na. Salamat po, bye bye. Salamat. Bye. Salamat po sa inyo. Sa lahat na grupo ninyo. Ako magkampi mo tayo, ha? Ayun po, po. Ha? Salamat po. Kasi senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Sa parito? Tay! Po, po. Ako kausap po dito, walang sino. Ako kausap po rito. Salamat Bye. Po, salamat po, Bebal. Ang senior, mamahalin ko yan. Salamat, Bebal, ha. Oh, salamat sa tulong ninyo. Oh, ako kakampi mo, tayo. Grabe at napakabuti nga ng loob ni Kalinga Val Santos Matubang dahil tinulungan niya ang lolo at lola na iniwan ni Ate Erica at ni Sheila May. Hanggang ngayon na ay nagsabi pa siya na kapag natapos na daw ang ibang pabahay na kanyang ginagawa, ay tutulungan niya daw talaga ang lolo ni Ate Erica. Nangako na nga siya dito ng pabahay at binigyan niya rin sila ng pera pagkatapos silang ma-interview ito. Hindi lang pera ang binigay ni Kalinga Val Santos Matubang upang makatulong sa pamilya na ito sapagkat binigyan niya rin na isang sako ng bigas ang lolo ni Ate Erica. Kaya naman todo ang pasasalamat ito sa kanya. Sabi nga nila ay hindi naman na daw kailangan ng mga pera at bigas, ngunit pasasalamat pa rin nila kay Kalinga Val Santos Matubang dahil napakabuti ng loob. Sa lahat na grupo ninyo. Ako magkampi mo tayo, ha? Ayun po, po. Ha? Salamat po. Kasi senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Sa parito? Tay! Po, po. Ako ang kausap po dito, walang sino. Ako kausap po rito. Salamat po, salamat po, Bebal. Ang senior, mamahalin ko yan. Po. Salamat po, Bebal, ha? Oh. Salamat sa tulong ninyo. Oh, ako magkampi mo tayo. Ikaw magalala. Di ko po naasahan na pupunta kayo dito ganito. Ano? Ibigyan niya ako kami. Ako tayo, hindi ko sisiraan si Erica. Gusto nga, magkasundo kayo eh. Ayun. Pero hintay ko yung panahon na magkasundo kayo. Ha? Bahala ka po. Pero talaga sa prosa. Magano yung mamatay tayo may ano sa puso? Kapag pagpapatawad. Ano? Siguro kayo, nag-inakit kayo. Lilipas din naman yan. Huwag muna ngayon. Salamat po. Tara. Okay. Salamat. Salamat tayo. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napaka-init na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!